Patay ang 2 taong gulang na bata matapos hinihinalang malason sa kinaing bunga ng wild grass sa San Carlos City, Pangasinan. Makibalita tayo kay Razel Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pinaglalamayan sa kanilang bahay ang 2 taong gulang na bata na nasawi dahil umano sa food poisoning sa barangay Caingal, San Carlos City, Pangasinan. Itinakbo naman sa ospital ang 7 taong gulang na kasama ng biktima. Alam, bingali, masaya, il. Magmalalag ko, Sa paunang investigasyon ng City Health Office, nakita ng mga kalaro ng 2 bata na pinaglaruan hanggang sa kainin nila ang bunga ng isang wild grass na nakatanim sa lugar. So sa pag-imbisiga is doon nga sa nakain nilang wild grass na hindi pa namin ma-identify kung anong klase yon. Kaya patuloy pa rin ang investigation. Pero itinanggi ng pamilya ng biktima na nalaso ng 2 bata sa kinaing bunga ng wild grass. Anong amoy niya, Nay? Kundi sa ininom daw na tubig na idiniliver sa kanila. Talaga may ininom talaga. Nagsusuka siya. Ano sa tiyan. Yun lang tubig niya. Yun lang. Kung may lason niya, di lahat kayo nalason dito? Eh, anong malay niyo, sir? Na, hindi na namin kasalanan niya. Nasa bahay niyo lang, mamaya. Nilagay niyo ng lason niya sa bahay niyo. Nagharap ang manager ng refilling station kung saan nanggaling ang tubig at pamilya ng biktima. Kaya nga, magkita-kita tayo sa korte, magdidemandahan tayo. Dahil paninira yung ginagawa nyo. May water test kami, quality naman eh. Hindi totoong sa tubig nalason yung bata, nalason yun dyan kung anong kinakain dyan. Ayon sa CHO, malabong ang ininom na tubig ang sanhi ng insidente. Regular daw ang water testing sa lahat ng water refilling station sa lungsod. Pero para makampante ang pamilya ng biktima, kumuha na rin ang CHO ng sample ng tubig para sa investigasyon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.